Kaluhay, Ulagway! Mga hibla ng kaalaman tungkol sa wika at kultura ng mga Pilipino. Gagabay sa pag-unawa at pagpapahalaga sa pamanang kalinangan ng ating mga ninuno. Kaluhay, Ulagway! Alamin ang sariling atin, pagyamanin, ipagmalaki. Kaluhay, Ulagway! Hatid sa inyo ng National Commission for Culture and the Arts, Artist Pars, Artists Incorporated at ng himpilang ito. Kaluhay, Ulagway! Ang kwarto ni Sed. Pwede po bang patayin yung TV? May online class po ako ngayon. Anak, nanonood ako. Di ba't may earphone ka naman? Doon ka na nga sa kwarto mo magtrabaho? Ang hirap, wala po kasi ako mapagpatungan doon ng laptop. Di ba, may pinakita ka ng picture ng mesa sa online-online na yan. Na-order mo na ba? Opo. Dapat ngayong linggo darating. Oh, baka yan na yung inaabangan mo. Ayan na! Ayan na, buti dumating na! Oh, teka, huwag kang magmadali. Mag-face mask ka muna bago lumabas. Opo. Uy, sabihan mo si Kuya Ryder, isandal na lang dyan sa gate ang package bago mo lapitan. Social distancing ka mo. Delivery po para kay Zed. Sakto dating mo, Kuya. Pakaiwan na lang po dyan sa my gate. Yan! Yee-hee! Ma! Andito na yung table ko. Ay, Zed, huwag ka mag-unboxing dito, ha? Opo. Doon ka sa kwarto mo. Ito na po. Thank you. Love you, anak. Ikaw talagang bata ka. Beshi! Oh, ano ba yun? Di ko natapos yung quiz kanina. Ikaw, natapos mo ba? Oo, natapos ko. Look! Aba, may pa-video call. Dumating na yung bagong mesa ko. Kaso ang daming screw ng table. Baka abutin ako ng forever sa pag-assemble nito. Oo, tingnan mo, ang dami. Oh. May ganito pa. Ano ba to? Ang dami! Girl, text mo si Oppa. Magpatulong ka. Wow, wish ko lang. Besh, sorry na lang. Di kita matutulungan eh. So, papanoorin na lang kita. Besh, ilang linggo na rin naman ako nagtitiis na sa sala sa gumagawa ng assignments. Ang hirap mag-concentrate, Besh. Lagi pa akong napapatingin sa TV. Ano na ba pinapanood ni Tita? Masaya pa naman mag-comment si Tita. Ayun nga, Besh. Kaya ang hirap mag-concentrate. At least ngayon, makakapagtrabaho na ako ng tahimik dito sa kwarto. Besh, parang masyadong malaki yung binili mong mesa. Paano ko pa mag-tiktok dyan sa kwarto mo? Hala! Oo nga, no, parang di kakasya. Zed, my dear, ano ng balita? Kayo na ni Crush? Hi, Tita. Kasalanan nitong quarantine na udlot ang love life. Char. Akala ko pa naman. Wish ko lang, Tita. Pero, Tita, I need your help. Ha? Bakit? Ano nangyari? Kasi, nasisikipan ako dito sa kwarto ko. Di ba, nag-start pa kami ng online classes. Sa salas ako nagtatrabaho. Ang ingay-ingay.
Naka-on yung TV tapos maya't maya naririnig ko pa yung kapitbahay. Sabi ni Mamshi, dito daw ako sa kwarto mag-aral kaya binilhan na lang niya ako ng mesa. Wow, may bagong gamit. Sige, tutulungan kita pero kailangan mo munang ikwento sa akin kung ano-ano ang gusto mong gawin sa kwarto mo. Siyempre, dito ako sa kwarto matutulog. Pero tita, sana dito na rin ako mag-aaral. Eddie! Ay, tita! Gusto ko rin pala ng space para sa pag-TikTok ko. Ba, social media influencer na talaga ang pamangkin kong maganda. Konti pa lang naman po ang followers ko. O sige, ikwento mo nga sa akin, ano ang laman ng kwarto mo ngayon? Yung kama ko. Saan nakapwesto? Sa gitna po. Okay. Ano pa? Yung baul po at yung ventilador sa magkabilang tabi ng kama. Ano naman ang laman ng baul na yan? Mga lumang gamit na may sentimental value. Andyan ba yung nabasa kong diary mo? Dito naman eh. Oh, ano pang gamit mo dyan? Yung cabinet sa may paanan ng kama. Uy, kulay pink pa rin ba yung cabinet mo? Of course, tita. Di ba tayo nagpinta ng cabinet ko? Naalala ko. Fave color kasi natin yan. May bookshelf din po ako malapit sa pintuan. And surprise! Dumating na yung bago kong mesa. So, ngayon, di ko pa siya mapagkasya dito. Yun na ang lahat ng gamit mo? Ay, nakalimutan ko. Kailangan ko rin pala ng upuan. So, sige. Ganitong gagawin natin. Una, kailangan mo ng tulugan at lugar para sa pag-aaral mo. Yes, correct? Tita. Kailangan din may space ka na madadaanan papunta sa kama at ibang mga gamit. Tsaka syempre, yung pang-TikTok ko. O sige, yung para sa pang-post mo. Ready ka na planuhin natin yung kwarto mo? Yes! Ano ang pinakamalaking gamit sa kwarto mo? Yung kama po. Kung ililipat mo yung kama mo, saan siya pwedeng ilagay para hindi siya nakaka-occupy ng malaking space sa gitna? Siguro dun po sa tabi ng pader sa may bintana? Sige, magandang pwesto yan. Yung baul ba lagi mong binubuksan? Hindi naman po. Sa anong paraan mo pa kaya magagamit yung baul? Pwede ko siyang itabi sa kama para mapagpatungan ng mga gamit bago matulog. Very good! So, may dalawang purpose na ang baul. Tapos, tita, yung bookshelf, pwede kong itabi na sa baul. Magandang idea yan. Eh, tita, saan ko na ilalagay yung bagong mesa? Pwede mo pa ba siyang idikit sa bookshelf? Pwede ko po siyang ipwesto perpendicular sa dulo ng bookshelf. Mas madali ko na rin maaabot mga libro ko habang nag-aaral ako. Ayun! O, oh, di ayos na! Yung chair, imamatch ko na lang sa table. At yung electric fan, ipwesto sa may dulo ng table malapit sa pinto. Pwede! Okay, itry mo na yung plano natin, ha? Picturean mo para makita ko. Yes, tita. Itatag kita sa post ko. Excited na ako! Thank you! Okay! Diyan ka sa kabilang side. 1, 2, 3. OMG! Nilike ni Opa yung post ko! Sumainyo ang ilang sandali ng pagkilala sa mga hibla ng kaalaman tungkol sa wika at kultura ng mga Pilipino. Kruhay, Ulagway! Hatid sa inyo ng National Commission for Culture and the Arts, Artist Bars, Artists Incorporated at ng himpilang ito. Kruhay, Ulagway!